Good day sa inyo mga Repapip. Ngayon gumawa ako ng video tungkol sa kung paano magpintura ng kulay candy red. Marami kasi nagkakamali pagka candy red na yung pinipinturahan nila. So ngayon ituturo ko sa inyo o ipapakita ko sa inyo kung paano ko pininturahan yung kulay na ganung kulay, yung candy toner. So step by step ang gagawin natin mga Repapip. So meron tayo ditong pairings ng scooter na gagawin natin pang sample. So, yes, syempre una sa lahat is gagamitan natin ng primer yan. Primer natin gamit itong epoxy primer na madalas kong gamitin mga Repapips pagka nagpipaint ako. Bali ito nga palang epoxy primer na ginamit natin is may ratio na 4:1 mga Repapips. So yung base na primer is 4 parts pagkatapos 1 parts ng catalyst. Pero yung gagamitin natin dito is spray gun. So ang mangyayari, ang kanyang components dito is magiging 3 na. Magiging siyang 4-1-3 na mga Repapips. Pagkatapos is lalagyan natin yan ng thinner. So bali dito is gumamit tayo dito ng urethane na thinner mga Repapip. Bali 3 parts ng thinner yung lalagay natin dito. Pagkatapos is haluin lang natin ito na mabuti. Bali dito yung mga pairings cover natin is natapos ko na itong liyahin ng pinong papidiliya. 400 grit na papidiliya yung ginamit dito mga Repa para kakapit yung primer natin dito. Bali 3 full coats ng epoxy primer yung ginawa ko dito mga Repa. Pagkatapos is nag-interval ako ng 10 to 15 minutes bago ako mag-spray ulit. Hindi natin ito kasi pwedeng kapalan agad dahil pagka makapal is maaaring manulo yung ating primer. Pagkatapos is matagal pa siyang ma-cure. Pagkatapos kung mapatuyo ng 2 oras yung ating epoxy primer mga Repaps is pinadaanan ko ito ng papindiliya na 800 grit bago tayo mag-proceed sa base color naman. Bali mag-umpisa na akong mag-base color dito mga Repapip pero bago tayo mag-base color ng candy red is kailangan is meron muna tayo dito i-apply na metallic silver. So kailangan muna natin dito mag-spray o mag-base ng metallic silver bago tayo mag-proceed dun sa ating candy red. Need natin gawin to para maganda yung kakalabasan ng ating candy red dito pagka in-apply na natin. Karamihan nga sa pagkakamali ng mga ibang nagpipintura nito mga Repaps, hindi sila nagbe-base ng metallic silver kaya napapalpak yung candy nila pagka sa primer nila pinatong. So nangingitim lang mga Repaps. So need talaga natin na mag-base ng ating metallic silver. At syempre pagka natapos na tayo mag-base ng metallic silver is papatuyin lang natin to ng 30 minutes at pwede na natin itong applyan ng candy red. Make sure na kapag i-apply na yung candy red is hindi na natin naliya yung ating base na metallic silver. Dapat dun sa base na metallic silver pa lang is pinipino na natin gamit yung papeliliya na 600 grit mga Repapip. Bali, ito nga pala yung itsura ng ating candy red mga Repapip. Kung titignan nyo is para siyang transparent na red. So huwag kayong magkakamali pagka bibili kayo ito mga Repap ha. Bali sa pagtimpla naman nito mga Repapip is napaka easy lang. 1:1 lang yung ratio nito. Kung medyo nalalaputan kayo is pwede nyo naman dagdagan ng konting thinner yan mga Repap. Pero huwag yung pasasobrahan. Bali sa tingin ko is ganito muna yung titimplay natin. Pwede naman tayo magtimpla ulit pagka nagkulangan ito mga Repaps. So bali kung ganito karami yung ating base, kailangan ganito rin karami thinner na ilalagay natin. Kagaya nga sinabi ko kanina is pwede nyo naman nagdagan ng konting thinner kung medyo malapot pa yung ating tinimpla na base. So balikan nyo na yung mga Repapips. Kung mapapansin nyo is ganito karami yung ating base na kulay.
Tapos kunting karami yung ating tinawa na linagay. Pagkatapos sisaloy lang natin yun ng mabuti, hindi na natin yung lalagyan ng catalyst mga repa, please pwede naman. Pagkatapos sisa, pwede na natin itong i-apply sa ating pinipinturahan. So at least sa pinakamagandang kapal ng pintura na ipipaint natin is nasa 3 full coats. Bari yun yung pinaka-advise ko mga repa, pinakapal ng pintura na i-apply natin. Or until na hindi ma-fully uniform yung kulay ng ating pinipinturahan. Siyempre, huwag natin kakalimutan yung mag-interval bago tayo mag-spray ulit o bago natin kapalan yung ating pinipinturahan. At least 10 to 15 minutes yan mga repa na drying time. Siyempre yung pinakulis, hindi mawawala itong top coat clear. Bali dito, advice ko rin is triple coat yung gagawin natin kapal ng ating top coat clear. At may interval din siyempre na 10 to 15 minutes.